Magandang araw po mga kaibigan kong subscribers, mga followers. Salamat sa pag-subscribe mga kaibigan. Ang ating topic ngayong araw na ito ay about sa money or peanuts. Yan yung ating topic na negosyo na na-share ko sa inyo mga kaibigan. Alam nyo ba mga kaibigan, pag sinabing tindiro ka lang ng mani, parang isang bagay na hamak pakinggan o nasa mababa kang kalagayan. Pero alam nyo ba mga kaibigan na ang mani ay napakagandang negosyo? Makakita kayo ng mga vendors sa mga palibot nyo, sa mga kanto, mga mani. Yung mga yan, mga tindiro lang yan, mga kaibigan. Ang may-ari talaga ay sitting pretty, nasa bahay lang. Naka-aircon, nakabili ng mga property. Hindi nyo alam, tulad ng itinuro ko sa inyo sa negosyo na tuyo. Sa umpisa, ikaw na muna, sacrifice ka. Ikaw na muna, mag-sacrifice ka. Pag nagiging gamay mo na ang negosyong mani, kuha ka na ng tao. Pag nakakaipon ka, kuha ka ng tao. Hanggang sa kuha ka ng tao, kukuha ka ng mga tao. Pag nakakaipon, hanggang sa ikaw hindi na magtitinda mga tao, para pag kukuha ka ng tao may maituro ka sa kanila. Kaya mas maganda na hindi agad kukuha ka ng tao, ikaw muna ang mag-umpisa para masanay ka doon sa negosyo. Pag kukuha ka ng tao, makapagturo ka na ganito gawin mo, ganyan ang gawin mo, ganito o dito ka, ganito ang pagluluto, ganyan, may maituro ka. Pag ikaw mismo, sinubukan mo yung negosyong ikaw mismo. Hindi yung kuha ka na lang diretso ng tao. Ang mani, parang pangit siya, hamak siyang pakinggan pag ikaw tindiro. Pero hindi nila alam, ang may-ari, milyonaryo na sa mani. Ngayon, ituro ko sa inyo paano magnegosyo ng mani. Unang i-provide nyo bisikleta. Bisikleta, customize mo sa pagawaan ng salamin, pagawaan ng sidecar. Pagawa ka ng bisikleta na may sidecar. Sabihin mo, pantinda ng mani. I-ano agad ng salamin yan. Parang aquarium style na open dito sa kabilang side, sa harap mo, harap ng tindero. Ngayon, pag nakapagpagawa ka na ng sidecar mga kaibigan, napakustomize mo na para tindahan ng mani, sunod mong hanapin supplier. Supplier ng mani. Saan ba ang mga supplier ng mani? O di alamin mo sa palengke kung saan. Alamin mo kung saan sila yung nag-supply sa kanila, saan nila binili. Ugatin mo hanggang sa makuha mo yung puno. Itong tips na ibibigay ko sa inyo, supplier talaga ng mga mani, sako-sako, nasa Divisoria. Nasa Divisoria, kahit ilang sako ang orderin mo, makakakuha ka ng mani doon. Iba-ibang klaseng mani, may mahaba o may mga bilog, yung may mga pang asukal, lagyan ng asukal, may pang mani na puti. Yan yung hahanapin mo, supplier mga kaibigan. Pagkatapos, alam, yung mani kasi wala kang talo dyan, di naman kasi nabubulok yan.
hindi nasisira. Kung may bahaw kang hindi nabinta, pwede mo itinda agad kinabukasan o ibabaw mo para unang marilis. Pero hindi yan agad-agad nasisira, hindi ka naghahabol sa oras dyan sa mani. Oh. Pag kumuha ng mani, sako-sako para ano, magkano lang naman ang sako. Kung ang kuha ng isang sako ay 1,500, isang sako, kaya mong maipalabas ng 5,500 to 6,000 yan. O, ganun kalakas ang mani pag marunong kang dumiskarte. O. Ang gagawin nyo, sa pag bili ng mga mani, ang isang sako, hindi mo naman agad kung malakas na malakas, kayang maubos sa isang araw, makaisang sako ka. Pero kadalasan ng binta ng mani, 4,000. 4,000 mga kaibigan, 4,000. Pag maganda ang pwesto mo, 5,000 to 6,000. Oh, doon sa 5,000, ang kapital mo lang doon, 1,500. O 1,500. O ipalagay na lang natin na 1,800 kasama ng mga mantika at saka gasol. Oh, yan yung ano, yan yung labanan pag mani ang tindan nyo, mga kaibigan. Napakagandang negosyo yung mani. Kung makita ka nga sa bus, kung makasakay ka sa bus, maraming naglakong mani, tag 2 kilong mani. Kaya kasi nilang palabasin na 800 yan, 200 lang ang kapital. Kaya na nila, makapaubo sila, o kikita na sila ng 600. O, kung 600, di talo. Yung mga nagbabaldi-baldi na sumasakay sa bus, o, lako lang, mano-mano yon. Pero mas malakas pa kumita kaysa mga trabahante yan. Malakas kumita yan. Oh, sa 5,000 binta mo, ang kapital mo lang 1,800. O di may 3,000 ka tubo. O kung makakaipon ka, 3,000 malinis mo, magkano yan sa isang buwan? 90,000. 90,000. Katumbas mo na agad ang malaki pa sweldo mo sa seaman. Mga ordinaryong seaman. Mga ordinaryong seaman, 40 to 80. Oh, mga chip cook. Oh. Para ka ng seaman nun. Eh kung madiskarte ka at kumita ka, tapos nagpagawa ka uli ng sidecar, tapos yung pwistong pinagpwistuhan mo, doon mo naman ilagay yung bata mo na bagong recruit, bago mong kuha. Siya pabantayin mo, ganito, i-training mo siya doon, o pwisto ka dyan. O di, may kita na, nag-progress na yung negosyo mo, nag-generate na ng income yung pwisto mo. Sunod, magpagawa ka uli, ikaw naman magtinda, maghanap ka uli ng pwisto. Sunod, pag nagamay mo na yung pwisto, kuha ka uli ng bata o tindiro. Dito mo ilagay sa hanap. Ganun ang ginagawa ko sa pagtutuyo. O, dyan ka. O, di, nag-generate ka ng nag-generate ng income. Eh, kung yung iniwan mo dun sa unang pwisto, nagpasok sa'yo ng 1,500 araw-araw. At saka yung pangalawa, nagpasok din ng 1,500 ulit. Magkano na? 3,000. De, meron ka ng 90,000 ang isang buwan. Meron ka ng 90,000 isang buwan na hindi ka na nagtitinda. Pinapabayaan mo lang 2. No, pag nakaipon ka, pagawa ka uli. Di ikaw, manage-manage ka na lang. Ganyan ang ginagawa ng mga may-ari ng mga nagmamani, mga kaibigan. Mga mayayaman sila, nakabili sila ng mga property. O, nakapagpatayo ng bahay, mga sasakyan. Utak lang ang ginagamit. O, sa umpisa, sacrifice ka. Total, sa pag-sacrifice mo naman sa umpisa, ang sweldo mo, ang kita mo naman, talo mo na mga empleyado. Talo mo na mga manager. Kasi kung kikita ka ng 2,000 malinis sa isang araw, sa isang buwan, 60,000. O di, talo mo na mga manager niyan. Ganon sa pagninegosyo ng tuyo. Oh. Ang bilihan nasa dibisorya.
Sako, isang sako. Mas nakakamura ka kasi pag isang sako bilin mo eh. Mapapamahal ka pag kilo-kilo ang bilhin mo. Oh. Yung mani, pwede mong ilako yan sa mga subdivision. Nakapadya ka. Oh. Mani, ma, mani kayo dyan. Oh. Daming mga customer, daming mga subdivision. Oh. Palima-limang piso, may sampo. May maanghang, may matamis. Yan yung ano ng mani. Kaya yung mani, hindi mo pwedeng maliitin yan. Napakagandang negosyo niya ng mani. Tamo, halos bas, may mga nagtitinda ng mani. Balde-balde lang, maliit lang yan. Padala-dalawang kilo lang ang dala. Pero ang ganda ng income, ang ganda ng kita ng mani. Kaya nabuhayin yung pamilya nila. Kasi yung mga nasa bas, kikita ng 1,000 yan sa mani. Yung iba, sa pagmamani, hindi asenso kasi ahaluan nga ng bisyo. Pag magnegosyo kayo, wag na wag ninyong haluan ang bisyo. Wag nang yung sigarilyo, yung alak, lalo na yung babae. Malas yan. Kung may asawa ka, lalo na pag may asawa ka. Oh. Malas yan. Kaya wag nyong haluan ng malas, lalo na pag sabong. Kung makakita ka ng tindiro ng mani, siya may-ari, hindi yung masinso, alamin mo kung ano bisyo. Ang bisyo niyan, sabong, sugal, drugs. Oh, kaya hindi yung masinso. Isang kahig, isang tuka. Pero ano lang yan, 5% lang yan sa mga nagtitinda na may-ari ang nagtitinda mismo. Mga tindiro, ang mga karamihan na makikita nyo sa mga kanto-kanto ng mga nagtitinda ng mani. Napakagandang negosyo yung mani. Talagang pwede kang giginhawa basta marunong kang dumiskarte, marunong kang magdala o magtulungan kaya ni Mrs. Unang gagawin nyo kasi yung mga minatamis, lulutuin nyo na agad dyan sa bahay pa lang. Pwede si Mrs. ang kaalalay mo habang ikaw ay nagtitinda. Si Mrs. naman nasa bahay, nagluluto na ng mani para paninda mo bukas. Para pagdating mo, ikaw, lako ka lang. Kasi pag naglalako ka ng mani, mahirap mag, ano, mahirap mag magluto pag naglako ka. Ang style dyan, mga kaibigan, yung mga asawa nyo, sila, turuan mo magluto. Siya nang mag-prepare doon sa bahay. Lulutuin niya na sa gabi. Para bukas, ititinda mo na lang. O, yan ang style. Tapos mga kaibigan, mahalin niyo yung negosyo. Mahalin niyo ang negosyo. Para pag nakita mong pag nakitang minahal mo yung negosyo, lalong palalaguin ka. Kasi pag pinapabayaan mo, patamad-tamad ka o magtinda ka lang ng gusto mo, isang kahig, isang tuka ka pa rin. Kaya yung iba, mas iniisip, mas mabuti pang mamasukan, sureball. Kasi nga, tamad. Lagi ko nang sinasabi sa inyo mga kaibigan, ang pagninegosyo ay unang-una pag-ibig. Ang iiral mo, pag-ibig sa negosyo. Pag may pag-ibig ka sa negosyo, may pag-ibig ka sa trabaho mo, sisinupin mo na hindi may matatapon, sisinupin mo bawat oras, bawat panahon. Masarap tumira mga kaibigan sa sarili mong bahay. Di ka na mangungupahan balang araw. Oh. Makakain ka ng mga masasarap dahil sa pagninegosyo mo. Kaya yung tips ko sa inyo mga kaibigan, dahil sinabi ko nga sa inyo sa mga una kong vlog na ang negosyo dapat mahalin. Mahalin. Huwag haluan ng bisyo. Oh. Magkano ang kapital mo sa mani? Sa mani,
ang dapat mong ikapital mga bensinko. Sa tuyo 30 mil yung diniskas ko nung nakaraan. O itong money, ang kapital mo dyan talaga nasa 25 mil bawat isa. Bakit? Bibili ka ng ano? Sidecar. Mas maganda kung makabili ka ng bago-bago na sikanan. Pagawan mo ng sidecar, ano mo, pa-customize mo na pantinda ng mani, salamin. O tapos bibili kang gasol, bibili kang lutuan, kawali. Yan yung expenses mo mga kaibigan. Kawali, gasol, bisikleta, yan yung expenses mo. Tapos makabili ka na dyan sa 25,000 mo, makabili ka na ng tatlong sako na tatlong klaseng mani. Meron kasing mani walang balat, malalaki. Merong mani yung bilog, meron maliliit, pahaba, may balat din. Minatamis. O kung pwede rin ng kasoy, ihaluan mo ng ano. Pwede ka rin mag-ano ng buto ng kasoy. Minatamis. O swabens, pwede rin. Maraming klase yan mga kaibigan. Nakikita ka ng maganda. Sa 25,000 mo, makabili ka ng tatlong sako. Ang tatlong sako, kaya mo nang palabasin ng 15 million. 15,000. Ang balik nun. No, ang isang sako, kaya mong palabasin ng 15 mil. O, kung 25,000 ang ano mo, kapital, di unang ano mo, tinda. Kasi yung isang sako o dalawang sako, mga isang linggo mo bago ubusin yan. isang linggo, yung dalawang sako. Dalawang sako, mga 12,000 yan. Hawasin mo ang kapital. Malaki ang kikitain mo. Yan yon mga kaibigan. Mani, magnegosyo kayo ng mani. Mag-usap kayong mag-asawa. Darling, sweetheart, oh my love, magnegosyo kaya tayo, pagod na ako sa trabaho. 373 lang. Magkano isang kilong bigas? 373. Wala nang pambiling ulam, panaylakimin na lang tayo. Magnegosyo na lang kaya tayo. O subukan natin yung mani, yung sinabi ni Jupiter. Mani, magnegosyo tayo ng mani. Ang supplier daw nasa mga malalaking palengke. Tapos alamin natin kung saan talaga yung supplier na pwede tayo makabili ng sakusakong mani. O sa Divisoria daw, sabi ni Jupiter, nandoon yung warehouse ng mga mani. Kahit ilang libo kilos mayroon doon. Magnegosyo kaya tayo, ganito ang gawin, ganito lang daw ang kapital, sabi ni Jupiter, 25,000. Yung 15,000 para sa sidecar, kumplituhin mo yung may bubong. Yung 10,000, bili mo tatlong sakong mani o apat o lima. Di ko na alam ngayon kung magkano ang isang sakong mani. Kasi nung panahon ko ay 1,200 lang ang isang sako. Yung 1,200, kaya kong palabasin ng 5,000 ang isang sako. Napakalaki ng kita. Parang 75% ang kita mo. Yan mga kaibigan. Di pa ba kayo pagod sa pagtatrabaho? Kung ikaw may chance lang din na makahawak ng malaking pira, inegosyo mo na. Huwag mo nang ibili ng mga bagay katulad ng mga luho, mga cellphone agad, touchscreen. Santabin nyo muna ang pag-iisip ng ganon. Negosyo, para ang pamilya mabigyan ng masarap na buhay. Diba, napakasakit sa pakiramdam kung nakita mo ang anak mo gusto ng laruan pero hindi mo maibigay dahil wala kang pera. Mararamdaman mo ang sakit ng kalooban. Kung mabigay mo kahit papaano, gusto ng mga anak mo, mapakain mo ng maayos, sustansya, gaganda ang buhay.
Kasi pag laging ang pag-iisip mo ay pamamasukan, parang habang buhay kan break even, isang kahig, isang tuka, puno sa utang, mangutang ka, sangla ATM, habang buhay na ang ATM nasa sanglaan, di ka na makakawala hanggang sa ma-stress ka, depressed, stress, sobrang sakit sa ulo, magtrabaho, mahirap yung nagtatrabaho ka na yung kita mo, alam mo kung pambayad lang sa utang. Paano kung magkasakit ang mga anak mo? Saan ka kukuha ng pera? Diba? Titiisin na lang. Napakasakit sa kalooban na ang anak mo nakitang nagkasakit na wala kang maibiling gamot. Wala kang maibiling panglunas. Kasi wala kang ang pera. Pag mangutang ka, bayaran na naman. Mababaon ka sa utang. Nasa negosyo, mga kaibigan. Kaya kung ikaw may pagkakataong magnegosyo, negosyo, nasa negosyo talaga ang pera. Kahit ang pisto mo maliit lang sa palengke, mga negosyante dyan, tingnan mo ang mga bahay, mga sarili nila, nakakain ng mga masasarap. Kasi nasa negosyo ang pera, wala sa pamamasukan. Kasi pag namamasukan ka lang, 375, magsikap ka man, magsipag, kung ma-appreciate man ng amo mo yung galaw mo, yung kilos na karapat dapat kataasan, ang i-increase sa'yo 25 pesos, napakaliit lang. Kung magsikap ka, magsipag ka sa company, sa isang taon magtaas 25, minsan 20. Yan po, napakahirap mga kaibigan. Pasintabi doon sa mga mayayaman ang content na ito para lang sa mga mahihirap na gustong mag-umpisa ng trabaho. Ako, nagtuturo ako sa mga negosyong karanasan ko sa buhay. Kung paano mag-negosyo na panimula ang isang napakahirap na tao na nagnasang makaahon-ahon. Ituro ko sa inyo ang mga step by step. Alin ba ang gusto mong negosyo? Nakadalawang topic na tayo. Una, yung tuyo. Sunod, mani. Kasi yung mani, kaya kung ituturo ko talaga sa inyo mga kaibigan, maliit lang ang expenses. Hindi ka habol. Kaya yung isda, hindi ko i-recommend sa inyo na inegosyo. Nalako, kasi habol ka. Habol ka sa oras nun, habol ka sa araw. Nagnegosyo kasi din ako ng isda. Madaling araw, alas 3 pa lang, nandun na ako sa Tansa, sa Salinas. Saryo, nag-aabang na ako doon ng mga dagsa, ng mga bangka. Namimili na ako, ilalako ko dito sa Carmona, sa Dasma. Naramdaman ko, hindi ganong nag-click. Kaya doon ako, ang ituro ko sa inyo, yung nagki-click, yung madaling madaling i-handle. Yun bang hindi ka malulugi? Katulad kasi ng mani, hindi naman agad napapanis yan eh. Tatlong araw, di papanis yan, apat na araw. Iluluto mo lang ulit yan, lulutong ulit. Kaya yan ang ituturo ko. Negosyo sa inyo mga kaibigan, ikaw mahirap ka lang. Mag-isip kayo mag-asawa, darling. Ano kaya ang maganda para makaahon-ahon tayo? 10 taon na tayo nagsasama, 10 taon na akong namamasukan. Hanggang ngayon, isang kahig, isang tuka, nadagdagan na yung anak natin. Dapat nadagdagan din yung kita. Ano ang paraan? Ano ang gagawin? Ang tanging paraan, negosyo talaga. Baka may ano tayo, baka may kaibigan kang pwedeng mautangan para pangapital. Sabi ni Jupiter, napanood ko sa Facebook, sa YouTube, sa kanyang channel. 25,000 ang kapital sa mani. Ang supplier nasa Divisoria. Tapos mga kaibigan, pag nakahiram ka ng kapital, magmasid ka na kagad.
tambay ka na agad doon sa nagtitinda ng mani. Kausap-usapin, interviewin mo. Kausap-kausapin mo paano magluto. O ano ang gagawin? Paano magluto ng minatamis? Oh. Yan ang technique, hindi yung bira ka na lang din ng bira. Kailangan aralin mo ang paano mag sistema ng pagluluto. Kamamaya malulugi ka agad, sunog na agad yung ano mo, mapait yan pag nasunog. Maghanap ka ng nagtitinda ng mani, tapos kwenton, ano ba kayo ba may-ari niyan? Oh, paano ba ano, gusto kong magnegosyo niyan, doon din ang pwesto ko. Paano ba noy, paano ba mag ano, magpaturo sana ako sa iyo noy. Hirap na hirap ako sa buhay, ganun ba? Oh. Yan ang pagnenegosyo ng mani. Oh. Kasi mga kaibigan, katulad ko ako, pag ako nagninegosyo, maraming nakasaksi sa pagkatao ko. Ang tulog ko, alas 12, ang gising ko alas 3, madaling araw. Minsan alas 2, dalawang oras lang ang tulog ko sa pagninegosyo. Oh. Kasi dapat panghihinayangan natin ang kalaban kasi natin mga kaibigan. Lalo na sa buhay ngayon, ang kalaban natin, yung sarili natin. Yung ano, kalusugan natin. Isa yan sa kalaban natin na delikado pag ikaw ay nagkasakit. Wala na. Katawan mo, kawawa na. Sino na ang maghanap buhay sa pamilya mo? Oh. Habang na ikaw ay malakas, malusog, maliksi katawan mo, huwag mong sayangin, partneran mo lang ng panahon yan. Magsikap ka, magsipag. Masarap mabuhay na ikaw ay nakaluang-luang din. Kahit pa paano. Mamatay kang hindi puro naman pigate. Diba? Yan yung tips ko sa inyo mga kaibigan. Maliit lang ang kapital ng mani, 25,000, ang 15,000 pang sidecar, customize, salamin, lahat na yon, may bubong. Ang 10,000, ikapital mo, bili ka tatlong sako, apat na sako. Oh. Magmasid ka kung paano lutuin, paano mag-prepare. Oh. Kasi noon, ng panahon ko, mga kaibigan, minsan sa bahay na niluluto yung minatamis. Pag uwi, magluluto muna ng minatamis. Magluto muna, prepare, bago matulog. Kinabukasan, para pag alas 9 ng umaga, pwede ka nang tumambay sa tricyclean bago sumakay yung mga uuwi o mga ano, bisita sa isang lugar, dadaan sa'yo, bibili ng mani. Masarap kasi ang mani eh. Libangan yan habang naantok ka or nasa biyahe ka, kain-kain ka ng mani. Yan yun mga kaibigan, ang negosyo. Yung mani, pwede ka magiging milyonaryo dyan. Tulad nun sinasabi ko, pag ikaw kumikita ng 3,000 isang araw sa mani, oh, may kita ka 2,000. Yung 1,000 ipunin mo, yung 1,000 expenses mo. Yung 1,000, 30 million sa isang buwan. Pagdating ng isang buwan, may isa ka na agad, kaagad magawang sidecar. Makakuha ka na agad ng isang tao. Pagdating ng pangalawang buwan, dalawa na tauhan mo. Pagdating sa 3 buwan, 3 na ang tauhan. Merong negosyo na jackpot ka mga kaibigan. May negosyo na hiyang ka. Kung hiyang ka, talagang smooth na smooth, tuloy-tuloy ang blessing sa'yo. Lalo na kung hindi mo haluan doon tulad sa sinasabi ko. Babae, drugs, sugal, bisyo, sabong, drugs. Yan yung mga mala sa buhay. Na hindi pwede ihalo sa negosyo. Subukin nyo mga kaibigan, magsipag lang kayo. Oh, tulad ko, ako. Oh, ngayon, may mga bahay na ako. Sa pagmaliit na negosyo, umpisa. Oh, may mga sasakyan. Oh, may mga lupa. Oh, mabigay ko yung gusto ng mga anak ko.
kasi naranasan ko talagang ako'y nabubuhay sa talagang isang kanin namin, hinaluan ng kamuting kahoy. Bukod sa mais na nga, ang kanin namin, hinahaluan pa ng kamuti. Tinatataran pa ng kamuti para lang dumami. Magkasya sa aming 10 magkakapatid. Oh, para dumami lang yung kahoy. Napakahirap ng buhay namin. Kaya ako'y nag-iisip kung paano ko masolusyunan yung kahirapan na kahit papaano yung mga kapatid ko matutulungan ko, mga magulang ko mabigyan ko ng, sa kabila ng kanilang kahirapan, mabigyan ko ng sarap ng buhay, makabawi-bawi man ako nang ako'y isinilang, nakita ako ang araw talagang umaga pa lang hanggang hapon nasa bungkala ng lupa. Iniisip ko, kaya isa yan sa dahilan kaya first year high school lang ako, di ako nakatapos. Pero hindi ako nawala ng pag-asa sa aking pag-janitor sa construction boy, sa aking pag-janitor. Naglalaro ang isip ko kung paano ako makabangon, paano ako makakahahon, paano ko maiahon ang aking pamilya sa kahirapan. Mga kaibigan, hindi ko na masyadong habaan yung aking topic na mani na negosyo. Unang-una, ang capital sa mani, 25,000. Yung 15,000, ibilin nyo ng sidecar, tapos bisikleta, padjak, tapos ipakustomize nyo pang mani na negosyo. Yan yung 15,000. Tapos yung 10,000, yan yung ikapital mo, iruruling, ingatan mo yan. Na wag ma bankrupt. Palalaguin talaga, magtutulungan kayong mag-asawa. Yan yung negosyong mani, 25,000 ang kapital. Para baka mamaya 10,000 lang pera nyo, kulang yan. Dagdagan nyo pa. Kasi pag maliit lang din ang tinda nyo, di rin kayo pangit ang posisyon ng pagtitinda nyo, ang kapital, kapos. Huwag na ninyo munang subukan dahil lalo kayong sasadsad. Kailangan, doon kayo sa tamang kapital, maliit na negosyo, na maliit ang kapital, pero dapat buuhin nyo ang kapital. Para makita nyo yung improvement sa negosyo nyo. Hanggang dito po mga kaibigan ang aking topic na mani na negosyo. Sunod topic ko, kasi nasa 20 na negosyo ang ituro ko eh. Tapos na tayo sa negosyo na tuyo. Pakinggan nyo yung YouTube, mag-subscribe kayo mga kaibigan kung nagustuhan nyo ang ating topic ngayon na mani na pwede kang magiging milyonaryo. Sundin nyo lang yung sinasabi ko, yung sipag, sundin nyo lang, magiging milyonaryo ka dyan. Hanggang dito po muna mga kaibigan.